sa Jackfish Ride. So ngayon, maraming nagpapa-shoutout na. So mamaya, lahat kayo, sa shoutout ko, lahat mong nagko-comment sa video, yung mga nag-PM, shoutout natin yan lahat, guys. So ngayon naman is, isishare ko sa inyo kung paano kumita sa pag-iisda. So, hobby ko pag-iisda. So, turn your hobby into business. So, paano ko kumikita ng pera sa pag-iisda? So, dati, nag-treat lang ako ng fighting fish. So, hindi ko kalahing madami yun pala mga anak. So, first time ko rin dati, nag-YouTube lang. So, nag-treat ako. So, dumami yun. So, natuwa ako. So, syempre, pinarami ko pa ng pinarami hanggang nagbebenta na ako noon. So, pinupost ko din sa mga page. So, minapunta dito sa bahay. Wapakyaw ng mga isda. So, kahit gabing-gabi yun, napunta dito sa bahay. Iba. Minsan, yung mga classmate ko, yun, binibigyan ako ng isda. Nagtuturuan ko mag-breed. So, yung iba nag-breed naman. So, effective. So, nagiging influensya tayo sa mga classmate. So, shoutout sa mga classmate ko noon. First step natin para mag-start ng fish business, so mag-ornamental fish farming. So first step natin, kailangan natin unang-una is mag-research tungkol sa isda. So dapat may alam muna tayo sa pag-iisda bago tayo bumili ng starter nating isda. So kung newbies ka lang, so bago pa lang din nag-iisda, syempre pinakamadaling alaga ang isda is mga live bearer. Ayan, guppy, kagaya ng guppy, smolly, swordtail, platys. Yung hindi na sila umiitlog. So, paglabas nila sa parents nila is isda na talaga. So, parang ganito. So, ito yung pinakamadaling i-breed sa lahat. Guppies, platys. Itong hawak ko ngayon is albino kuha ko swordtail. So, ito yung pinakapaborito ko dito kasi albino. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. So, two months na sa akin may ganito. So, ito is mga 1 month old fry. So meron na tayong sapat na knowledge sa pag-iisda, nakapag-research na ako pag YouTube. So pwede na tayong bumili ng isda natin na breeder. So kung medyo nag-uumpisa pa lang sa pag-iisda, so recommend ko is mga guppies. So mas madali silang maparami. So kagaya nito, HB white guppy. Tsaka ito yung alaga kong isda ngayon kasi low maintenance, lalo ngayon may work ako. Tatrabaho. So pag nag-alaga kasi ako ng beta, hindi ako makakapag-focus masyado sa pag-aalaga ng beta. Itong guppy, so pag nagising sa umaga, papakainin ko lang. Tapos nung pasok na ako sa work, tapos pag uwi ko ng hapon, pakainin ko ulit sila. So sobrang daling maintenance na. Tapos lalagyan ko lang ng ganitong trap. Para at least pag nanganak sila is automatic makakatakas na yung mga anak nila. So hindi na makakain. So ganyan lang kadali mag-alaga ng guppies. Okay, so kung magbi-breed kayo ng guppies, ang purpose niya ng pagbi-breed ng guppies is for business talaga, so para magbenta kayo. I-suggest ko kung bibili kayo ng breeder, so mas maganda is maraming female. So mas maraming female, mas mabilis kayo makapagparami, tsaka mas maraming breeder. Mas mabilis kayo makapagproduce ng maraming fry na mapapalaki nyo at pwede nyo ibenta. So ako kasi konti-konti lang, so pag nabili lang ako is trio. So hindi naman kasi ako masyadong nagbebenta ngayon. So parang pang-alaga lang talaga. So pero pag dumami to, so ayun, benta-benta. So tapos pag lumago na yung negosyo natin, so maliit na business lang yung ginagawa ko. So pag lumago na yan is pwede na tayo mag-focus dyan. So magandang business yan pag-isda. So tayo yung boss. Siyempre yan, negosyo natin yan. Tayo nag-aalaga, tayo nagbebenta, tayo nagpapalaki. So, pwede kang mag-start ng sarili mong business sa pag-iisda. Ayan, so ito, mga HB White. So, pinakamarami ko tong guppy, HB White. So, ito yung binibenta ko ngayon. Pero ngayong quarantine, hindi ako nag-out kasi para sa safety nating lahat. So, hindi mo na lalabas ng bahay, hindi mo na magpapapasok ng bisita, ganon. So, ingat lang. So, after quarantine na tayo mag-out ng HB White. Okay, so tapos na tayo sa first and second step. So yung first step natin sa pag-start ng negosyo is mag-aral muna sa pag-iisda. Karoon ng kahit konting knowledge. So second step, may knowledge na. So pwede na tayong mag-alaga ng isda. Bumili na tayong mga breeders. So ayan. And third step natin. So pangalawang technique. Ay, pangatlo. So magpalaki ng fry. So yun yung isa sa pinaka medyo
komplikado. So, para mapalaki mo, kailangan mong palakihin yung prayo mo ng mabilis para hindi ka madugi. Kasi kung mas matagal lumaki yung prayo, mas marami kang maipapakain. Mas marami kang kailangan pakain din. Basta ganun. So, kailangan mapalaki mo agad yung prayo. Ano magbenta. So, recommended ko magpakain kayo lagi ng live foods. So, live foods lang. Lalaki agad pa inyo. Tsaka, laging malaki dapat yung lagayan. Malawak yung langoyan nila. So, mas maganda siguro may air pump, no? Para nagalaw-galaw yung tubig. So, ako, wala namang air pump to. Kasi, marami namang halaman. So, ganyan-ganyan lang. Kailangan nyo mapalaki yung fry ng maganda. Healthy. So, dapat healthy yan. So, ayun yung pinakpang fourth step natin. Healthy fry. Healthy fish. So, pag mag-out kayo, dapat magandang isda. Hindi yung may sakit. Kasi pag nag-out kayo nung may sakit, may white spot. So, possible, hindi na bumili sa inyo yung pagbebentahan nyo. So, syempre, sinong bibili kung pangit yung isda, diba? So, possible, masira pa yung pangalan natin. Kung magbebenta tayo ng mga pangit yung isda, yung mga may sakit. So, iwasan natin yan. Okay, so yung tapos na yung first, second, third, at fourth step. So, fifth step naman natin. Panglimang technique para makapag sa pagbebenta ng isda is maging masayahin. Ayan, so kagaya ko, so laging happy dapat. Tropahin mo lahat ng pwedeng tropahin. Lahat ng buyer mo, gawin mo ang tropa yan. Kasi kung bugnutin kang magbenta, masyadong seryoso ka magbenta, yung kala mo kaaway mo yung buyer mo, is wala na yan, hindi yan babalik sa'yo, hindi ka nabibilihan yan. So mga, lalo pag mga pet shop, kailangan maging mabait tayo sa mga customer. Kasi customer is not always right. So hindi man magagalit yung customer natin kung hindi tayo bugnutun, diba? So pag unang approach pa lang, hello, good morning. So pag nag-PM sa akin yan, lagi akong may haha. So kada comment ko, lagi may haha para masaya. Masaya naman. So dapat ganun lang. Enjoy your fish, enjoy your life. Dapat happy lagi. And, ayan. Ito naman is mga breeder ko ng ano. Ano ba to? Kuha ko albino short tail. So, konti na lang sila. So, 7 pieces. 2, 4, 6, 7. Kasi yung 10 piraso naman tong breeder ko na ito. Tapos yung 3 piraso, yung trio, binigay ko kay Kuya Rally. So, nandun yung sa vlog ko rin. So, nag-start na rin siya mag-isda. Mag-breed ng kuha ko short tail. Okay, so yung pang ilang step na ba? Tip, pang 6 step. So para maging successful yung pagbebenta natin ng fish is mag-subscribe kayo sa channel ko. Hit the notification bell and i-like nyo, huwag nyo i-dislike. Positive comment lang. So pag magpapa-shoutout kayo, shoutout kayo. Comment lang, tapos pati channel nyo. So comment nyo lang din, shoutout ko yung channel nyo. I-re-recommend ko kayo sa ibang mga video ko. So ayun guys. I hope sa susunod magkita-kita ulit tayo. So makapag-vlog na, makapagpunta na sa mga isdaan nyo. So miss ko na mag-fish ride, di ako mapag-fish ride. So tutorial lang kinagawa ko ngayon kasi sa bahay lang. So ayan guys, so kita-kit soon. So shoutout time na tayo. Okay, shoutout time! Shoutout! Okay, so shoutout time! So ang dami na nito, may listahan na ako ng shoutout natin. So unang-una, shoutout. Shout out sa kahabi natin, sa Kahabi Omega. So shout out sa you bro. So salamat sa panonood. So I hope magkita-kita tayong lahat soon, lahat ng i-shout out ko dito. So salamat sa pag-subscribe, pag-subscribe sa channel natin. So ayun guys, shout out din kay Uhong Ujong Gamus. So sa J Tiger Gabi. So kay Uhong Gamus Ujong, hindi ko alam kung paano i-pronounce eh, Ujong o Uhong Gamus. So J's Tiger Gabi. So ayan, shout out sa'yo bro. So tingin ko YouTube channel yun. So hanapin nyo na lang sa YouTube guys. So subscribe din kayo sa mga kahabi natin. So pati kay, shout out kay Kenneth Daitol from Davao. Kenneth from Davao, so newbie daw siya. So shout out sa'yo bro. So salamat sa panonood ng video. So I hope makatulong ako sa mga tagtagpang kaalaman. So salamat bro sa pag-subscribe. Salamat. So shout out kay Vincent Bangkusyo. So taga-ano naman siya sa Bacolod City. So BBB Backyard from Bacolod City. So shout out sa bro sa panonood ng channel ko. So I hope makabisit ako dyan sa backyard farm mo. So makabili rin ng mga fish. So gusto
gusto kong maggalagala eh. Bacolod, medyo malayo yun, pero pupunta namin yan soon. Kay Cleb, kay Cleb Gumubaw. So, shoutout Cleb Gumubaw. So, salamat bro sa panonood. So, ipakits din soon. Shoutout din kay Christian Fish Hobby. So, salamat bro sa panonood. So, sa pag-subscribe din. So, lahat ng mga na-shoutout ko is ipakits soon. So, ingat kayo lagi guys. So, huwag muna lalabas ng bahay ngayon kasi quarantine. So, laging may mask. Pati sa mga subscriber ko pa sa mga nanonood. So, ingat tayo lagi guys. So, kita-kita sa next na video. So, ingat guys. Salamat sa panonood. Bye!